Isa na naman ba kayo sa na nakakaranas ng ganitong problem sa Android 13? Actually, Android 14 version yung phone ko dito at makikita nyo naman na hindi ako makapag-copy or move ng files sa aking Android data at Android OBB. At kapag minsan chinecheck nyo yung inyong data, kunyari gusto nyo i-view at hindi nyo makita yung laman ng data files nyo, ganito po yung nangyayari. Kaya sa ating video na to, matutulungan ko kayo kung paano nyo ma-fix yung problem na nangyayari sa inyo. So, medyo mahaba itong tutorial kaya huwag na natin patagalin. So, simulan na natin itong video. So, let's go. Ayan, so ituturo ko na kung paano ninyo ma-access yung inyong data at OBB gamit yung Shizuku app. So, gaganito lang ang gagawin natin. So, ang first na ating gagawin mga lods is, pakita ko muna sa inyo yung aking Android version. So, punta ko ng About Phone sa Settings and then makikita nyo Android version 14. So, nasa latest Android version ako ngayon na Android 14. Alam nyo naman, sa mga Android 12, 13, 14 ay maraming mga problem na nangyayari lalo na sa mga pagmumove natin ng mga files sa Android at sa OBB. So, nakita nyo na yung aking Android version. So, punta na tayo ng Play Store at sa Play Store, punta kayo ng Play Store. Search nyo si Shizuku. Ayan, nasa ano na siya, search icon. And then, ayan, Shizuku. Ito po yung logo. And then, install nyo lang. So, i-open na natin siya. Now, nandito na tayo ngayon. So, ang gagawin natin is, i-click nyo lang po dito yung start pairing. Ayan, yung may icon na link then pairing. Then, dito kayo ngayon mapupunta. Una, ang papagawa sa atin is the pairing process need you to interact with notification from Shizuku. So, click lang natin yung notification, show notification, enable, back na tayo dyan. And then now, ito na yung pinaka-crucial na mangyayari. Medyo subaybayan nyo lang yung gagawin ko. Okay? Para hindi na kayo magka-problem, so, ang fa-follow lang muna nito saglit mga lots is yung mga Xiaomi and then Poco phones. Okay? Gawin ko lang to saglit sa mga Xiaomi and then Poco phones. Bago tayo mapunta dito sa may number 1 na yan. Okay, mga Xiaomi and Poco phones, so punta muna kayo na settings ninyo. Sa settings ninyo mga lods, punta kayo ng notification and status bar. And then sa notification status bar, click nyo yung notification style. Make sure na nakaset sa Android yung inyong notification. Kapag nakaset sa classic, iset nyo sa Android. Basta kinakailangan nyang iset sa Android. Binasa ko lang naman kasi yung caution, which is MIUI user may need to switch notification style to Android from notification, notification shade in system settings. Otherwise, you may not able to enter the pairing code from the notification. Kaya pinagawa ko na sa inyo to, mga Xiaomi and then Poco, para wala na kayong problemahin lalo na sa gagawin nating pairing mamaya. So, nakaset na po sa Android yung atin. Balik na tayo ngayon sa Shizuku. So, dito na tayo ngayon sa main number 1. So, lahat ng mga phone, i-follow nyo na ako sa step na to para ma-access nyo na yung inyong data at OBB. So, ngayon, click nyo yung developer option. And then, ayan, may kita nyo, agad na-open sa akin yung developer option. So, ituturo ko muna kung paano yan i-on yung developer option. Off ko lang yan. Back lang tayo sa ating Shizuku. Sa settings ulit. And then, sa ating settings, hanapin ninyo yung about phone. And then, sa about phone, hanapin ninyo yung para ma-enable natin si developer option. So, kasi sa mga Poco phones mga lods, which is kung naka-Hyper OS kayo, itatap nyo po dito yung OS version /in/for/Poco/out ng 7 times. Hindi kasi tayo magkapareho ng mga phones, kaya ilalagay ko na lang sa description ng video na to kung alin yung pupunta ninyo sa settings para ma-enable yung developer option. So, punta lang kayo ng ating description and then doon, hanapin nyo lang yung inyong gamit na phone para malocate ninyo kung paano nyo ma-enable yung developer option sa inyong gamit na Android phone. So, sa akin is Poco, which is manufactured by Xiaomi. So, dalawa kasi siya, Xiaomi phones and then Poco phones, which is yung phone ko is Poco. Poco X4 GT. Kung sakaling nahanap nyo na yung inyong OS version or build number, so itatap nyo po ngayon ng 7 times yung inyong pag-i-enable natin ng developer option. So ito po yan. Tap lang natin ng 7 times. Yan, may lilito na 4 step away. Ayan, you are now developer. So yun, na-enable na po natin yung developer option. So ganun lang po kadali kung paano i-enable yung developer option natin. Kapag na-enable nyo na, balik kayo ngayon sa Shizuku. Pwede nyo na maklik yung developer option, which is madadirect na tayo sa developer option agad. Now, sa developer option, hanapin ninyo yung wireless debugging. Ito po siya. So, i-click nyo ngayon yung wireless debugging and then, kailangan i-on nyo tong wireless debugging. And then, make sure na nakakonnect kayo sa inyong wifi. Hindi ko sure mga lods kung kailangan na hindi ka naka-wifi dito. Kahit i-on mo yung wifi mo nang walang internet, hindi ko sure kung lilito yung ganito. Pero kung nakakonnect kayo sa wifi and then wala namang internet at lumitaw
yung ganito, once na pag-open ninyo ng wireless debugging, goods na. Di ko alam mga loads, pero try nyo na lang i-open yung wifi ninyo kung sakaling wala na makiload or kung may data kayo dyan. Matik naman, syempre, pinapanood nyo naman tong video, so may internet naman kayo. So once na lumitaw to, so i-click nyo na yung OK. And then once na maklik nyo yung OK, yan, mag-disable agad dyan mag-isa. So i-on nyo lang ulit. Pag na-on nyo ulit yan, click nyo tong arrow na to. And then, ayan, kung makikita nyo na disable yung wireless debugging natin, i-on nyo lang. And then back lang ulit tayo dito kasi may papa-on ako sa inyo. Kung sakaling meron kayo neto mga loads, okay? Sa mga Xiaomi or Poco devices, kailangan nyo tong gawin. Lalong-lalo na kung Android 13 or 14 kayo. Depende mga loads kung wala naman yung steps na to, huwag nyo nang gawin. So dito po, ito po yung sinasabi ko. Punta kayo ng quick settings developer tiles sa inyong developer option. Poco phones kasi yung phone ko, kaya i-check nyo na lang kung meron kayong ganito. Kung wala, edi wala. Mag-proceed na agad kayo sa wireless debugging. Pero gawin ko lang to saglit. Mga Xiaomi or Poco phones, so i-try nyo hanapin to. So pag nakita nyo na, open nyo lang. And then sa quick settings developer tiles, i-enable nyo yung wireless debugging. Naka-on na siya, so back na tayo. Back ulit tayo sa ating wireless debugging. And then pag napunta na tayo dito, dito na natin i-click yung pair device with pairing code. And then may lilitaw na code, which is yung code na yan, tatandaan nyo at ipipaste nyo sa may inyong notification shade. Ayan, notification shade tawag dyan eh. Ayan, makikita nyo po itong pairing new service found. Depende kung ano lumitaw. Basta i-check nyo yung logo, dapat Shizuku yan. So may nakalitaw naman sa atin na pairing, so yan yon. So i-bring down nyo lang po yan, ito yung arrow. And then ayan, makikita nyo, ma-enter na natin yung code na lumitaw sa atin kanina. Ayan, so bring down natin yung notification and then bring down natin tong arrow para ma-enter pairing code natin. And then itatype nyo lang yung code na lumitaw. Okay, ayan, so na-type ko na po. Make sure na tama yung code na nailagay nyo, ha. Kasi kapag hindi, yun, gagawin nyo lang siya ulit. Okay, yung pair device with pairing code. And then pag nalagay nyo na nang correctly yung code na 6 digit na yan, ayan, makikita nyo 6 digit po yan. So send nyo na kapag tama naman yung lumitaw na code at na-type nyo dito sa ating pair service found. Or depende kung ano lumitaw. Basta i-type nyo na yung code. Send na natin ngayon. May lilitaw dyan. Ayun, you can start Shizuku service now. Tapos na tayo sa wireless debugging sa pair device with pairing code. So back tayo dyan. Punta tayo ngayon sa ating Shizuku. I-on natin yan. And then ayan, nandito ulit tayo sa may developer option. So back na tayo dyan. And then click down natin yung start. And then pag click nyo ng start, wait nyo lang. May papa-on pa sa atin dyan. Ayan, you need to take an extra step. So your device manufacturer has restricted ADB permission and app using Shizuku will not work properly. So usually this limitation can be lifted by adjusting some options in developer options. You may need to restart Shizuku for the operation to take effect. Kapag daw nagawa natin yung step, kailangan yung i-restart yung Shizuku. Pero wala pa tayong nagagawang step, so kailangan natin i-click yung read health. And then pag nasa read health na tayo, so yan, nandito kayo ngayon. So dalin nyo lang sa pinakataas, yan, sa pinakataas para mas lalo nyo maintindihan. And then pag nandito na kayo, scroll up kayo or scroll up, scroll down, depende. So yan, scroll up, scroll down. So kayo, makikita nyo meron din tutorial dito paano enable yung wireless debugging. So nagawa na natin yan. Ayan, so dito nyo po dalhin sa may start wireless debugging keeps showing searching for pairing service. At makikita nyo dito mga loads, ayan, nandito din yung ginawa ng mga Xiaomi and then Poco phones, which is yung isi-set nila yung notification nila sa Android. Tapos na tayo dyan. And then baba pa tayo. And then sabi niya dito mga loads, ayan, no, MIUI or Xiaomi Poco enable USB debugging /in security options /out. Ayan, makikita nyo. So ayan, mga Xiaomi and then Poco, kailangan daw i-on natin yung USB debugging security option. So nasa developer options lang naman po yon. Punta lang tayo ngayon ng ating, ayan, nandito sa, so dito sa may ano, settings na nakalitaw sa atin wireless debugging. Pasok tayo dyan. And then back tayo. I-on natin yung wireless debugging. Ito, yung wireless debugging security settings. Okay, so i-on nyo po yan. Ayan, wait natin tong next step na to na may countdown. Click next and then may countdown ulit. Next. And then wait natin yung accept na may countdown. Okay, click natin yung accept. Wait natin ngayon mag-allow ito. Ayun, makikita nyo na on na siya. Wala nang problema na nangyari. Kapag kasi hindi nyo ginawa to, itong part na to mga loads, yung quick settings developer tiles. Pag hindi nyo na on si wireless debugging sa quick settings developer tiles, baka magka-problema kayo. Kaya after nyo ma-on yung wireless debugging at ma-pair device with pairing code, isunod nyo agad nun yung dito sa quick settings developer tiles and then i-on yung wireless
wireless debugging and then i-on yung USB debugging security settings. So in-on natin yung USB debugging security settings dito sa sinabi ng Shizuku. Poco phone kasi ako at mga Xiaomi phone, pwede nyong i-follow to kasi kung Xiaomi kayo at Poco, wala kayong poproblemahin kapag in-start nyo na yung Shizuku. At sa mga ibang phone naman, makita nyo Color OS, Oppo, and OnePlus, yan, disable nyo lang daw yung permission monitoring sa inyong developer option. At sa may Flyme, slash in Meizu, slash out, disable Flyme, wala naman, di ko alam yan. So kung ganyan yung phone nyo, gawin nyo lang yung sinasabi na disable daw, ito. And then yun, wala na kayo ibang gagawin mga lod. At meron pa dito, sabi niya, ayan o. So, ayun, EMUI Huawei, enable allow ADB debugging option in charge only mode in developer option. So sa atin daw is MIUI Xiaomi po ako. So hindi nyo nagagawin to mga lods, okay, itong security. Wala, hindi nyo nagagawin yan, okay. Pero sa mga Huawei, ayan, pinapagawa to. So gawin nyo, kung sakaling makita nyo man to. So tapos na po natin to, dahil Poco phone ako, tapos ko na yung pinapa-enable na security option na USB debugging. So i-on na natin ngayon yung ating Shizuku. So click lang natin tong X, and then makikita nyo, may na-add na po na layer, which is yung authorize zero application. So kapag walang lumitaw na ganyan, click nyo lang yung start, okay? So para lumitaw yung part na yun, yung layer na sinabi ko kanina. Ayun, para ito lumitaw. Kapag na-start nyo na at lumitaw na to, i-click nyo po ngayon yan. Which is yan, yung application management is i-select natin si Zarchiver. At yan, ma-on na natin or ma-access na natin yung data or OBB natin using Shizuku. So may ginawa lang tayo na steps sa Shizuku para ma-activate na natin yung, I mean, ma-access yung data at OBB natin. So naka-enable na yan. So back na tayo dyan, then punta kayo sa inyong Zarchiver. So ito lang kasi yung ginagamit nating file manager. So click natin yan, and then yan, makikita nyo nasa download ako. Ayan. So punta lang ako ng download dahil bibigyan ko kayo ng example kung paano na nag-work itong ating pag-access ngayon sa data and OBB sa mga Android 12, 13, 14 version. So i-extract ko lang to dahil meron itong data file. Ayan, extract here. And then bago ko muna to i-copy papunta sa may ating Android data, kailangan nyo munang i-on yung pinaka-importante sa ating settings ng Zarchiver. So punta kayo ng 3 dots, ito sa top left, top right pala, dito sa top right corner, yan, click nyo yung 3 dots which is more option daw siya, and then settings, and then root, and then dito sa type of root access, i-click nyo and then i-enable nyo si Shizuku. And then pag na-enable or nakala-set na si Shizuku, enable nyo tong use for Android data OBB. Ayan, di ba? Nakita nyo na. So, enable natin yan, and then enable nyo lang tong file operation for support file operation as the root user. So, o yan. Naka-enable na agad to. So, okay na po yan mga lods. Naka-on na po yung ating Shizuku. Back tayo dyan. And then, itatry na natin i-move tong data file sa Android data. So, ika-copy ko lang siya. And then, back tayo dyan sa Android data. And then, ipipaste ko siya kung mapipaste nga ba. Ayun, makikita nyo, na-paste na. So, hanapin ko lang, com.rockstar which is ito siya. So, makikita nyo may number 1. Di ko alam bakit meron, pero hindi ito yon. Okay? So, ito yung nilagay natin. Ayan, makikita nyo, di ba? Yan yon. Wala namang folder kanina yon eh. Basta ito yun mga lods. At ang mahalaga, na-paste na natin yung data na gusto nating i-paste sa may Android data natin. So, ganun lang po kasimple mga lods at napakadali lang naman gawin kung papanoodin at sasamahan nyo ng pagka-intindi sa mga pinagsasabi ko sa video na to. Hindi, delete ko na to kasi wala mang kwenta, may 1 eh. So delete lang yan, didelete ko lang to ha, huwag nyong gayahin. Ayun, ganun lang naman po kasimple mga lods kung paano ma-access yung ating data o kaya naman OBB sa inyong mga Android 12 at Android 13 or Android 14. Again, kung makikita nyo sa aking settings, nasan yung settings ko, about phone, and then makikita nyo yung settings, I mean yung Android version ko is Android 14, naka Hyper OS ako which is nasa latest yan, okay? So ganun lang ginawa ko mga lods para ma-access ko yung aking data sa Android data. Ayan, makikita nyo. Okay, so makikita nyo dito mga lods. So, na ano na sa akin, na-off na yung Shizuku. Which is in ngayon, hindi ko na ma-access ulit yung data or OBB ko. So, punta tayo sa Android ko and then data. Ayan, makikita nyo, access denied. So, na-access ko naman yung OBB ko dyan eh. Ayan, makikita nyo. Kung makikita nyo, hindi ko na naman ma-access yung data ko. So, kung i-check natin dito sa 3 dots and then settings and then sa root. Ayan, makikita nyo, naka-on naman si Shizuku at naka-turn on din yung tatlong settings na to. So, ang gagawin natin, so, sinabi ko
kanina. So, open ninyo yung Shizuko ninyo. Ayun, Shizuko is not running. Ayan, napansin nyo. So, kailangan nyo lang i-click yung start and then developer option, sabi nyo dito. So, ang sabi nyo doon is, please enable wireless debugging in developer option. And then, note, do not disable developer option or USB debugging or Shizuko will be stopped. So, depende kung ano lilito sa inyo dito mga lods eh. So, sa akin is, ayan po yung lumitaw. So, yan yung ipa-follow ko. So, i-enable ko lang yung wireless debugging sa developer option. So, click ko na lang tong developer option sa button and then scroll up and then wireless debugging. Yan, kailangan nyo lang i-on. So, wala na kayong i-pair device with pairing code dyan dahil may kita nyo sa may paired device, Shizuko. So, okay na yan. Basta kailangan lang i-on yung debugging or wireless debugging. And then, back tayo dyan. May kita nyo yung USB debugging security settings ko is naka-on pa rin yan. So, I think sa mga Xiaomi and then Poco, merong USB debugging security settings. Pero, hindi ko sure kung meron sa iba. Kung wala naman, syempre, depende kung ano yung pinapa-on ni Shizuko sa inyong developer option para mag-work properly yung Shizuko. So, naka-on na yung wireless debugging ko. And then, balik sa Shizuko. Ayan. So, nag-start na siya ng kusa. And then, antayin natin mag-start. Ayun. Shizuko is running na siya. And then, make sure yung authorized application ninyo naka-enable si Shizuko. Ang hirap ah. Nabubulol. Ayan, naka-on naman. So, back. And then, back na tayo dyan. And then, try na natin ulit sa Z-Archiver natin. Ayan. So, nasa Android na agad tayo. So, Android data. Ayan. Na-access na ulit natin. So, ganun lang kasimple. So, mag-view tayo. Ayan. Nabu-view na natin yung mga ibang files. Okay. Kahit mag-create tayo dyan, pwede pala mga lods. Ayan. This using Shizuko and tool. Okay na yan. Then, okay. Ayun. Unapin natin yung this. So, T yung una niya. Ayan. May kita nyo, diba? Ganun lang kasimple mga lods. O, ganun lang. Kapag na-turn off ng, na-turn off sa inyo. So, ganun lang po mag-on ng. Kapag nag-turn off at hindi nyo ma-access yung data ninyo or OBB man. So, ganun lang gawin nyo na steps.